Eto, sa tingin ko ah, yung mga ganitong nangyayari, nag-i-enjoy dyan, eto si Christy Fermin. Kaya kung ako kay Vice Ganda, naku, huwag nyo na pong ibaba yung sarili nyo sa level ng isang Christy Fermin. Hindi naman yan titigil eh. Nag-i-enjoy yan. Pinag-uusapan siya in a negative way. Walang problema sa kanya yan dahil ang totoo, wala naman siyang pinangangalagaan na reputasyon. Dahil alam ng buong mundo, alam nating lahat kung anong uring tao eto si Christy Fermin, kung ano yung kanyang pinagkakakitaan, alam niya ng buong bansa. So para sa akin, siguro yung pagpaparinig minsan ni Vice Ganda, para sa kanya, katuwaan na yun eh. Pero masakit na masakit at talagang tusok na tusok, sapul na sapul sa mga ganyang patama eto si Christy Fermin. Pero uulitin ko nga, mukhang wala namang, or nag-i-enjoy din naman siya sa ganyang mga patama. Dahil nga naman, pag-uusapan na naman etong programa ni Christy Fermin at siya mismo. Ngayon po, etong mga ganitong pahayag ni Christy Fermin, napakababang uri, napaka-sleazy. Alright, dahil yun nga, merong isang contestant na ang pangalan ay Christy sa isang segment sa It's Showtime at merong patama nga etong si Vice Ganda bukod daw sa pagsisinungaling ano pa ang pinagkakakitaan. O di natumbok. O di umaray etong si Christy Fermin. Hindi ka naman talaga aaray kung ikaw ay o kung hindi mo alam sa sarili mo na ganon ka, na sinungaling ka. Hindi lang simpleng sinungaling ang isang katulad ni Christy Fermin. Okay? Lahat pong mga issue, negative issue sa isang celebrity, yan pong lahat ay posibleng gawa-gawa lang niya. So, hindi simpleng kasinungalingan ang ginagawa niya. Talagang intention niya na siya ay pag-usapan in a way or sa paraan na sisiraan niya yung ibang tao. Di ba? Napaka-demonyita ng ganong ugali. Okay? Kung talagang may kasiraan ang isang tao, pabayaan mo. Lalabas at lalabas yan at malalaman at malalaman ng publiko. Pero ang ginagawa niya, wala pa man yung kasiraan, nag-iimbento na ng kung ano-anong kwento etong si Christy Fermin. At kung patulan naman, kung pasaringan, paringgan, abay, talagang magiging ang ibabanat na netong Christy Fermin na ito ay puro personal attack na below the belt. Dahil tignan niyo po etong banat niya kay Vice Ganda. Sinabi rin ni Christy Fermin na hindi tunay na babae si Vice Ganda. At pinagdiinan niya talaga yan. Hindi ka tunay na babae dahil sumabog nga di umano sa galit. Etong si Christy Fermin. Take note. Kailan ba sinabi ni Vice Ganda na tunay na babae siya? Kailan ba niya pinagdiinan na hindi babae ako? Di ba wala naman? Di ba? Itong mga ganito na patama mo kay Vice Ganda, hindi to tatalab kay Vice Ganda dahil alam niya sa sarili niya, kilala niya ang sarili niya. Yun, lesson sa ating lahat, ha? Dapat kilala natin ang sarili natin dahil kung hindi, at tayo ay masapul ng mga patama at pasaring ng ibang tao, ay mas masakit yon. So eto yon, dahil nga eto yung laman ng balita ngayon, ay mukhang ulit-ulitin ko, mukhang nag-i-enjoy din naman etong si Christy Fermin. Pero yun nga, sa tingin ko, tao rin lang yan, posibleng nasasaktan din siya. Dahil di ba totoo, yung tipong nakilala ka bilang ganyan, katulad ni Christy Fermin, tapos patatamaan ka pa ng mga katulad ni Vice Ganda. Naku, talaga masakit yun. Anyway, nang sabi niya, Christy Fermin, sumabog sa patama sa kanya ni Vice Ganda. Magsisimula ka ng gulo, tapos pag ikaw ay binalikan ng konti, ikaw yung sasabog, ay talo ka. Okay? Isang araw, darating sa iyo ang pagbaba mo. Trabaho ay bababa ka sa pedestal. Hindi po pwedeng naandyan ka habang panahon. Ulit-ulitin ko. Ito rin po ay alam ni Vice Ganda. Alam niya sa sarili yan na siya ay or lilipas ang kanyang kasikatan. Abay kahit sino naman. Ganito, ang hindi lang lilipas ng kasikatan ay posibleng yung sikat si Christy Fermin, di ba? Posibleng ang mga kagaya ni Christy Fermin. Pero negatibo kasi. Yung kasikatan niya ay puro negatibo ang impression or ang dating sa tao. So hindi magandang kasikatan yan. Sikat ka sa masamang paraan. Sa tingin mo, hindi alam ni Vice Ganda na darating ang oras at panahon na siya ay magiging o hindi na siya kasikatan? Natural alam niya yan. Ano ba?
Ano ba, Christy Fermin? Papansin ka rin na ulupong ka. Di ba? Hindi daw po pwedeng naandyan ka habang panahon. At sino mo nagsabing gusto ni Vice Ganda na forever siyang naandyan kahit uugod-ugod na siya, nasa It Showtime pa siya. Sige nga, kabulastugan na yan si Christy Fermin. Yung kanyang mga pahayag, yung tipong akala mo may dunong, pero nagkukunwari lang na may dunong. No? Yung kanyang mga pahayag, yung kanyang mga patalinghagang kung ano-ano. Nako, walang ganon. Okay, kaya huwag kayong pauuto kay Christy Fermin. Wala namang mga patalinghagang linyahan, yung mga ginagamit niyang patalinghagang linyahan. Wala pong ganon. Gawa-gawa lang niya yan.